Good morning. It's Saturday. Mag-workout ako ng 9 a.m. 8:45. So, pero mag-prepare muna ako ng ano, ng for lunch. Doon na yung workout natin. Yan. I-flip na lang ako ng brown rice. Brown rice leftover. At gagawa ako ng tinolang manok. Tingnan nyo lang. Ready na natin yan, yung sayote. Cut muna natin siya. Ganito, tapos saka natin babalatan, tatanggalin yung core. Yun yung sa tingin ko yung ano, yung easier na way. Dali muna natin to. Yung ginagawa natin, tanggalin natin yung core. Ingat sa kamay ha. Isa lang yan. Yung natapyas yan, tapyas na yan. Takot-takot yung hiwa ko. No? Para matatamaan eh. Hindi. Na-master ko na yan. Kasi nung bata ako, kwento ko sa inyo. Nung bata ako, meron kaming karinderya. So may karinderya kami. Lutong bahay. Kami, tumutulong kami. Palagi kami pinag babalat ng carrots, patatas, sayote, ganyan. So, kayang-kaya na to. Na-master na natin. Saan o? Pag nagluluto, syempre, na-apply mo rito. Medyo napagod ako rin sa yung shoulder workout natin. Tapos, gumawa pa tayo ng 20 minute na easy to moderate the body weight. Yan, para maano natin. Maka-inspire tayo. Sino gusto mag-start na mag-exercise, no? Pwede nang gawin yun. Hindi to pawis, ha? Pero wala na yata ako pawis. Ito ano to eh? Style to ng ano eh? Style to ng tela. Ng ano ba to? Uniqlo. Ang ganda yung mga ano nila, yung mga tela nila na pang workout. Ano? Yung iba lang, parang nag-stick yung smell. Pero overall, maganda siya yung mga tela talaga nila. Engineered. Hindi yung basta-basta ng mga mainit, matigas, makati. Yung mga pang sportswear na gusto mo talaga yung ganito, malambot, breathable, yun, pogi. Actually, yung yung tinola natin, prepare na namin to the other night or kagabi. Kagabi ba? Malambot na yung chicken, natimplahan ko na rin, tapos itong sayote na lang yung natin. I-add natin, papalambutin. So, we expect natin na yung chicken sobrang lambot. Lambot! Malambot na siya. Pagkakain natin. Yeah. So, tomorrow, plan ko mag-run 5 to 6 kilometers. BC Edge, mga 3K walk. Sana mag-commit siya. 3K walk lang. Okay na yun. So, kung ikaw nag-start pa lang mag-ano, no? Sa iyong fitness journey, huwag mong bibiglayin. Hindi ka naman Superman eh. Kahit yung mga super natin eh, mga athlete na talaga. Ako, fit talaga ako dati, sobrang fit. Nung nasa sports ako. Pero lahat 'yun yung mga routine, yung program mismo naka-plan, periodize. So yung approach ko ngayon sa mga workout routine ko, I may say na
fan ako ng ano, ng functional training. Pwede ko din i-consider na generalist ako. Yan. So, ibig sabihin, pansit. Ibig sabihin, yung general ano, general workout routine ganyan, meron ka, you can run, you can jump. Kaya mong gawin yung mga ano no, yung mga usual na ano no. Di ka nagpo-focus ng ano like bodybuilding, palakihin yung ano, yung chest mo o yung chest muscles, yung legs mo lang. Pabilisin yung takbo mo. Kung nasa sports ka, ibang story yan. Kung nasa sports ka, more of prehab, no? Prehab, tsaka yung involved na muscles dun sa, ano, no? Dun sa movement mo. Pataasan ng fitness, tsaka ipiprepare yung body mo to repetitive na, ano, na activities. Then, papalakasin, papabilisin. Yun. Yun yung ano natin kapag nasa sports. Prehab, ibig sabihin, ano, no? Parang para kang bulletproof. Hindi ka basta-basta ano, ma-injured. No? Parang piniprepare mo na yung body mo na sa ganitong movement, kaya niyang dalhin. Sa ganitong impact, kaya niyang saluhin. Na ganun. Yeah. Yan. Sugasan natin siya. Tapos sugasan natin namin. Natin siya na mas maliit para mas madaling kainin. Ha? Paano kakainin yung ganyan kalaki? Yan. Masarap yung sayote. Matamis-tamis. Walang perfect na cut dyan, ha? Ano matatamaan ako, no? Yan. Tapos nahugas na yan. Na running water. Tapos kumukulo na yung ano natin, nalagay na natin siya. Boom! Boom! Mush! Yung kailangan ko itong kadagdagan yung ano, yung sabaw niya. Yun, dinagdagan ko na ng sabaw. Pakukuloy natin hanggang lumambot yan. Tapos titimplahan natin. Check natin kung okay ng lasa niya. Masarap yung sayote. Ano siya na manamis-namis. Maganda yung texture niya. So favorite yan sa ano talaga sa mga tinola. Yung ibang approach ng tinola, ginagawa nila ano, papaya. Yun, mas matamis yun. Pag papaya yung ginamit mo. Tapos merong dahon ng sili. Yung iba malunggay dito sa Cebu, malunggay nilalagay. Prepare ako ng ano, ng 8 na eggs. Hard-boiled eggs. Para pambaho natin. For the road! Diba? Ready to eat na yan. Good morning! Samahan niyo ako. Mag-run tayo dito sa... na to, Cebu Business Park. Let's go. Hindi naman sobrang aga, pero pwede na. Mga 6 a.m. na ako nagising kasi. Mga, ano siguro, mga 5:45. Siyempre, ano, kape-kape, tapos sa, ano, diretso na tayo. Sing run lang naman yung gagawin natin. Hopefully, by next week, ano, ganun pa rin. I mean, mas maaga. Distance, ganun pa rin. Okay lang siguro yun. For now. 5 to 6K yung goal ko for today. Na easy. Hindi masyado pushy. Try natin. Yun. I think done for today. Ano tayo? 5K run. Easy run lang. Okay, nandito ako ngayon sa Cebu Business Park. dito sa Cebu Business Park. Yan, may mga joggers, may mga dogs. Yan, may mga dogs. May mga bikers. Yan. So, isa to sa ano, no, favorite puntahan ng mga nag-run. Kahit hapon, hindi nagdadaan din yung jeep. Konti lang.
Pero, ayun nga. Hindi siya main road eh. Private road siya eh. Pag Labrador. Bully. Yan na, bully. Ganda. Nagpupunta kami dito dati, kasama namin si Oreo. Yan, may mga Pomeranian din dun. We miss Oreo! Ano na age niya? Ah, 1 year. Ah, 1 year old. Nice. Ganda, no? Pure pom. Diba? Malaki yung place. Ayan. Ikot lang yan. Tapos ito yung Tech Tower. Sumilon Island, ese Sumilon Road. Ayan. So may bike lane, no? Diyan din ano, dito din nag-ano yung mga tao dito nag-run. Dito nag-walking eh. Kita mo? So yung mga, minsan yung mga bikers sa labas. Especially kapag mga ano sila, grupo. Group of 5, ganyan. Sa labas sila. May husky nung nakasakay. Husky nung nakasakay doon ah. Tapos... meron ditong F45, gym. Yeah. 45. Group training. But close sila ngayong oras. Dapat open sila, no? Di ba? Close sila ngayong oras. Pero ano to? Ano yan? Open yung ano na yan, yung facility na yan. Ngayon lang. Tuloy muna ako dito saglit. Okay, after running, kumuha lang ako ng spot dito para mag ano, core workout. Saglit lang ito. Dandil. Yes, Dandil, pauwi na. Kanina nung nag-ano ko ng nag-core workout ako, may mga aso na lumapit eh. Pero mga friendly naman sila, yung mga ano doon. So inoccupy niya yung mat. Congratulations ka pala kay EJ Obiena. Boom, oh, yung t-shirt, oh, t-shirt EJ Obiena. Yon. Congratulations sa EJ Obiena for winning the competition sa Poland. Ito kasama to dun sa circuit eh. Meron siyang ano, meron pa siyang mga susunod na mga ano, mga competitions, abangan natin. So itong ano no, itong win niya na to. Sobrang ano to, sobrang importante nito kasi ito season's best niya, number 1, tapos yung height na yun is 581. Season's best no. And nag-qualify siya for World Indoors World Championship. Tapos syempre, yung karangalan na nabigay sa Pilipinas. Ang galing. Congratulations EJ. More heights to come. Yan, para more birthdays to come, more heights to come. Nakikita natin kaya ni EJ mag 6 meters, no, 'di ba? Kaya yan, no? Kain tayo, corned beef again. Brown rice.